Magandang araw po sa inyong lahat. Mga iba't ibang mga pangyayari sa mundo ang hindi inaasahan at may mga katanungan na hindi nabibigyan ng tamang kasagutan. May mga kaganapan na mahirap ipaliwanag, ngunit kung bakit ito nangyayari? Dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan, hiwaga at misteryo. Tara, samahan ninyo ako sa mga misteryong nagaganap sa ating kapaligiran. Pero bago natin puntahan yan, kung ikaw ay ngayon lang naligaw sa channel na ito, ay inaanyayahan kitang pakisubscribe ang channel ko at huwag mong kalimutan ang notification bell para updated ka sa aking susunod na mga video. Pakilike at pakishare sa iba. Huwag na po nating patagalin. Halika na at tinantunghayan ang mga nangyayari sa mundo sa aking pinas-isip. Iba't ibang kalaman! December 20, 2020 hanggang March 2021. Ano nga ba ang mangyayari? Ito po ay vision ni Abhigya Anand. Sino nga ba si Abhigya Anand? Tara, pag-usapan po natin ang vision prediction ni Abhigya Anand. Pero bago po natin puntahan yan ay, kung hindi ka po nakapag-subscribe sa aking channel ay paki-subscribe po ang channel ko at paki-press na rin po ang bell icon para notify ka sa lahat ng video ang gagawin ko pa. Paki-like and paki-share na rin po sa iba. Tara, pag-usapan na po natin ang vision prediction ni Abhigya Anand. Para po sa kalaman ng marami, si Abhigya Anand ay isang batang taga-India na nag-predict ng pandemic noong 2019 na ating malaking suliranin ngayon. Halos 80% hanggang 90% ng kanyang hula ay nagkakatotoo dahil sa bukod siya ay may kailaman na sa siyensya ay may alam din siya sa astrology. Kaya doon niya binabase ang kanyang predictions. Kung ano man ang kanyang predictions ay atin na pong pag-usapan. May bago po siyang predictions ngayon na darating na 2021. Magkakaroon ng hindi inaasahan at magiging walang marami. Sa buwan ng December 20, 2020, ito ay araw ng Linggo hanggang March 2021 dahil maglalapit ang planetang Saturn at Jupiter at magkakaroon ng panibagong sakit na kakalat na mas malala pa sa coronavirus. At itong paglalapit ng mga planetang ito ay magdudulot ng kapahamakan sa lahat. Malubhang sakit at magkakaroon ng taggutom dahil hindi na makakapagsaka ang mga magsasaka. At ang mga pandemyang ito ay katatakutan ng marami dahil ito ay mas matindi pa sa coronavirus na hindi naman magkakaroon ng kasiraan ng mundo ang pagiging pagbabago ng posisyon ng ating mga planeta. Ngunit kung hindi tayo mag-iingat ay tiyak na maapektuhan ng marami sa atin lalo na kung hindi natin ito mapaghahandaan. Tanging pagkain lamang ng mga masustansyang pagkain ang ating kailangang gawin. O yung mga pagkain natural o organic. At atin din pong iwasan ang mga processed foods na pagkain upang ang ating resistensya ay laging buo at malakas upang may panlaban tayo sa mga sakit na ito. At bukod doon, dapat din tayo na uminom ng turmeric na may halong lemon. At nang mas lumakas pa ang ating immune system. Ang disinfectant ay hindi naman masama gamitin, ngunit mas mabisa ang pag-inom ng turmeric na may lemon upang lalong maprotektahan ang ating pangangatawan. At magkakaroon ng eclipse sa susunod na taon sa buwan ng Hunyo. Ito ay solar eclipse. At ang solar eclipse na ito ay isang malaking phenomenon na mangyayari dahil magkakaroon ng laging at mga masasamang pangitain. At mas babagsak pa ang ating ekonomiya dahil sa phenomenon na ito. Ngunit ito ay muling makaka-recover sa November 2021 at muling mag-uumpisa ng pag-angat ng ating ekonomiya dahil maglaliw na muli ang planetang Jupiter at Saturn at ito na rin ang panimula ng ating bagong pag-asa at pagbangon at pagsibol ng ating mga ngiti sa ating mga labi. At yan po ang prediksyon ni Abhigya Anand, pero nasa atin pa rin po kung tayo ay maniniwala. Higit sa lahat, mas makabubuting sa Diyos tayo ay umasa at magtiwala.
Lagi po nating tatandaan na kung ano man ang vision at prediction ni Madam Rudy Baldwin, Mamu at iba pang mga psychic, ito ay paalala lamang upang tayo ibigyan ng babala na sa atin pa rin kung tayo ay maniniwala. Ngunit mas mainam ang tayo ay laging handa. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang pananalig sa ating Panginoong Diyos at paghingi ng gabay sa araw-araw ng ating mga buhay. Huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ingat-ingat palagi. Bye-bye. See you on my next vlog.